Ano nga bang murang recipe ang maluluto mo sa 200 pesos na to kung yung ulam at kanin magkasama na dito? At mura lang ang mga ingredients dito dahil 179 pesos lang ang nagastos ko. Pero pwede pa natin pababain ng 140 pesos ito para mas makatipid kayo. Kaya huwag niyong skip itong video dahil yun ang ituturo ko mamaya sa inyo. Kung nagtitipid kayo, perfect itong recipe na to at pwede siyang pang-negosyo. O diba, double purpose ang gagawin natin at may nag-request din sa atin. Sabi ni Katungayo, Idol, budget meal naman po para sa nagbo-boarding na college students. Puro pansit canton kasi eh. Sige, yan ang gagawin ko. Pero hindi ko sinasabi na healthy ito kasi delata ang gagamitin ko dito. Pwede naman kayo gumamit ng giniling na baboy o giniling na baka kung gusto nyo. Susubukan ko lang kasi kung gaano karami ang magagawa ko dito. Kaya wala nang intro-intro, simulan na natin to. Maghiwa muna tayo ng mushroom. Ito yung nakalata. Bale, 39 pesos ko lang nabili ito. Pwedeng hindi na kayo maglagay nito para mag 140 pesos na lang ang presyo. Gagamit din ako ng isang latang corned beef. Yung malaki na ang binili ko. Isang pirasong carrots. Isang pirasong sibuyas. Limang pirasong bawang. Apat na kutsarang harina. Isang kutsaritang paminta. Isang pirasong itlog. At isang kutsaritang asin. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Dahil medyo mabasa-basa pa, nagdagdag lang ako ng harina. Tapos gumamit lang ako ng pang-moldy dito para bilog na bilog yung pati ko. Tapos i-press natin at siksikin. So, okay na to. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Gumamit ako ng baking paper dito para madaling tanggalin yung pati ko. Kung mapapansin nyo, medyo makapal ang ginawa ko dito. Para yung ilalagay ko mamaya sa bowl ay isang piraso. I-freezer muna natin ng 2 oras para tumigas. Magpainit na tayo ng mantika. Then, mag-gisa tayo ng 1 kutsarang buto ng atsuwete. Kapag ganito na ang kulay, tanggalin na natin yung mga buto. Kalahating kilong bigas ang ating isasaing. Bale, 6 na rice ball ang magagawa ko dito. Sakto lang siya sa ating pati dahil ang nagawa ko lang ay 6 na piraso. Tapos sa buto ng atsuwete ko pa dadaanin yung tubig. Sayang din naman yung kulay nito. Isang kutsaritang asin at ibuhos na natin yung atsuwete oil kanina. Nakakatulong ito para maging kulay dilaw yung ating kanin. So, okay na to. Haluin natin para maging even yung kulay ng ating kanin. Matigas na yung ating pati. Isa-isa natin itong tanggalin. Pirituhin natin yung pati into medium heat. Dahan-dahan natin baligtarin para yung kabilang side maluto din. Baligtarin ulit natin to para maluto ng todo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Pirituhin natin yung mga natira. Sa 1 lata ng corned beef ko, 6 na piraso ang nagawa natin dito. Pwede naman kayong gumamit ng giniling kung gusto nyo. After nito guys, gagawin na natin yung gravy.
ilagay muna natin to ulit sa strainer. Gawin na natin yung gravy. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine. 1 kutsarang harina. 2 tubig. Guys, i-adjust nyo na lang mamaya ito para maging hindi maalat yung gravy nyo. Then, 1 pirasong beef cubes ang gagamitin kong pampalasa. Medyo maalat ito, kaya magdagdag na lang kayo ng tubig dito. Ilagay na din natin yung mga mushroom, pero optional lang to. Naglagay lang ako para mas nakakatakam yung ating video. At paminta pampalasa. So, okay na to. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Java rice yung kanin ko. Tapos yung pati, ilagay na din natin sa plato. O diba, nakakataka mga tsura? Ibinuhos ko na din yung gravy dito. Kung magne-negosyo kayo, sa paper bowl nyo na lang ilagay ito. Pwede din naman kayong gumamit ng styro. Ipatong na natin yung patty sa ating kanin. Siyempre, yung gravy, ibuhos na din natin. 6 na order ang magagawa mo dito. So yun guys, sa halagang 179 pesos, 6 na bowl ang nagawa ko. Nilagay ko lang siya sa plato para yung Java rice makita nyo. Sa tingin ko, sulit na sulit siya. Kasi sa halagang less than 200 pesos, 6 na katao ang mapapakain mo. At siyempre, may kasama na din kanin ito. Kaya naman, tikman na natin to. Grabe oh, masarap ng itsura. Grabe masarap siya. Kaya kung murang recipe ang hanap nyo at pwedeng pang negosyo, try nyo na din ito. Kaya kung may gusto kayong negosyo recipe, mag-comment na kayo sa baba para mabasa ko. Malay nyo, sa susunod na video, yung request nyo naman ang mapagbigyan ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye.